Sa kabila po ng paglapastangan ng mga Duterte, dito po kay Pangulong Bongbong Marcos ay wala po silang nadinig ni isang hindi magandang salita sa ating mahal na Pangulo. Bagkos, inuuna po ng ating Pangulo, hindi ang politika kung hindi ang kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino. Tinitira siya ni Maharlika, sabi bakit ngayon lang daw po pumunta sa Davao Region itong si Pangulong Bongbong Marcos. Simple lang ang sagot natin, hindi kasi epal si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niya na sa panahon ng pagragasa ng kalamidad ang dapat nangunguna ang mga lokal na opisyales sa bawat locality na tinatamaan po ng kalamidad. Kasi kung pupunta po dyan ang national government kaagad-agad, partikular ang Pangulo ng Pilipinas, maaantala lamang po yung ginagawang pagtulong ng mga local government officials. Ganun paman, hindi naman po nagpapabaya ang Marcos administration. Kahit hindi po pinuntahan agad dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nandyan po ang mga kagawaran at ahensya ng ating gobyerno na tumutulong sa ating mga kababayan na sinalanta po ng kalamidad, partikular dyan po sa Davao Region. At kahapon, sa iba't ibang pagkakataon, ipinamalas pong muli ng ating Pangulo ang tunay na malasakit at hindi pamumulitika sa kabila po ng ginagawa ng iilan po dyan sa Davao Region sa kanya, eh mas minamarapat po ng ating Pangulong paglingkuran sila nang naaayon po sa kanyang mandato at bilang ama ng Pilipinas. Dito po sa panonoorin at re-reaksyonan po nating talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos na mahagi po ang Department of Agrarian Reform ng mahigit po sa 2,600 na land electronic titles. Ito po ay katumbas ng 3,560 humigit kumulang na ektarya ng lupain dyan po sa Davao Region. Congratulations sa lahat po ng ating mga magsasaka sapagkat meron po tayong Pangulo na merong tunay na malasakit sa inyo pong mga kapakanan. Pakinggan po natin ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Masaya ako at nakadalaw ni ako dito sa Davao. Maraming masasayang alaala ang ibinigay ng Davaoenyo sa akin at sa aking pamilya sa nakalipas na panahon. Marami rin mga pagkakaibigang panghabang buhay ang naburito. Hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa mga tao dito. Kaya naman, nagagalak ako na maging bahagi ng mahalagang pagtitipon na ito na pinangungunahan ng Department of Agrarian Reform kung saan tayo ay namimigay ng mga titulo sa ating mga magsasaka na matagal nang nag-aantay ng magkaroon ng sariling lupa. Biruin ninyo, napakatagal na panahon. Alam ninyo, ang mga huling pagkakataon na ang ating mga magsasaka ay nabigyan po ng ganyang uri ng pagkakataon na ariin po nila ang lupa na kanila pong sinasaka, ay kung hindi tayo nagkakamali sa panahon pa ng kanyang ama na si dating Pangulong Marcos Sr. Yung mga naging programa ng mga sumunod na administrasyon, hindi po ganun kaganda eh. In fact, nagkabaon-baon pa nga po sa pagkakautang ito pong mga benepisyaryo ng CAR program. Pero dahil po sa malasakit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh yung kanila pong mga pagkakautang ay sinagot na po ng gobyerno at hindi na po nila kailangan itong bayaran. Makapag-focus na lamang sila doon po sa kanilang mga lupang sinasaka. At hindi lamang yan mga tol, bagamat babanggitin ng ating Pangulo yan mamaya sa kanyang talumpati, ipauna ko na po sa inyo ang kaalaman na hindi lamang dito natatapos ang tulong ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng lupain. Bukod sa binigay na po sila ng lupain, tutulungan pa po sila sa ibang pagkakataon para po masustain na nila yung kanila pong ginagawang pagsasaka. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Matagal na nagsimula itong proseso na ito dahil nilagdaan ng aking ama ang Presidential Decree No. 27 na naglalayong magdulot ng tunay na kalayaan sa mga magsasaka mula sa pagkabihag sa lupa. Kaya ipinagmalaki ko na minana ko ang pagmamahal at pagpapahalaga ng aking ama sa ating mga magsasaka. Kaya naman,
eh talagang pampatawabak na mahirap kong makita, nakakadurog po ng puso, na makita na hanggang ngayon, ang pinakamahirap sa ating bansa ay ang mga magsasaka. Kayo ang nagpapakain sa amin, hindi nyo magpakain ang pamilya ninyo. Yan ang nakalulungkot na katotohanan, di ba? Sabi ni Pangulo, kayo ang nagpapakain sa amin pero hindi nyo mapakain ang pamilya nyo. Bakit ba nangyayari ito? Magsisihan na tayo. Kasi yung mga nakaraang administrasyon, hindi po binigyan ng pansin ang welfare ng mga kababayan po nating magsasaka. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos after ng kanyang ama ang tumutok po dito. Kaya sana sa inyo pong mga benepisyaryo ng mga programa na ito ng kasalukuyang gobyerno, tumbasan nyo po ang pagtulong sa inyo ng gobyernong ito, hindi ng boto, kung hindi ng malasakit para po sa bawat Pilipino. Ang ibig ko pong sabihin, gawin po ninyo, palaguin ninyo ang inyong mga sinasaka, dahil kapag lumago po ang inyong mga sinasaka, meron po iyang magandang epekto sa ating lipunan. Tataas ang produksyon ng agrikultura at perhaps mababawasan po ang pag-i-import ng ating mga pangangailangan sa pagkain, at kapag nangyari po yan, gaganda yung inyong estado sa buhay, at kapag gumanda ang inyong estado sa buhay, meron na po yung mga iba pang epekto sa ating lipunan. Gaganda na rin po, syempre, ang presyo nito sa merkado at perhaps lahat makikinabang. Kaya domino effect ito, mga tol. Sana kayo pong mga magsasaka, gabitin po ninyo sa tama yung mga tulong na ipinagkaloob po sa inyo ng ating gobyerno, at higit sa lahat, pagyamanin nyo po yung ipinagkaloob po sa inyong lupa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ngayon, nagpapakain ng buhay sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino. Ngunit ang tulong na nanggagaling sa ating pamahalaan, nanggagaling sa ating lipunan, ay napakaliit naman. Kaya ito ipapalitan natin. At hindi na tayo papayag na ang pinakamahirap na hanap buhay ay ang magsasaka. Mahirap naman talaga. Kahit anong gawin natin, mahirap ang magsaka. Kaya kailangan ng tulong ng ating mga magsasaka, ang lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan, at ang pribadong sektor kasama din dyan. At ang lahat ng tulong na maibibigay ay ibibigay namin, para naman ay masabi natin maganda ang maging hanap buhay ng ating mga magsasaka. Kaya naman, pagkaupo ko bilang Pangulo, ipinalam ko sa bayan, sa aking unang sona, na ipapagpatuloy ko at higit na pagbubutihin ang tunay na reformang agraryo na sinimulan ng aking ama. Sa pakikisa at tulong ng Kongreso, nilagdaan natin ang batas sa loob ng unang taon ng aking pamumuno, ang New Agrarian Emancipation Act. Dahil po sa batas na ito, ang pagkakautang ng mahigit ng 600,000 na agrarian reform beneficiaries ay hindi nasisingilin pa ng pamahalaan. Pero inyo, ang dami, no? 600 plus individual po pinag-uusapan dito, ah. Kaya kapag tinranslate po natin yan sa suporta sa Pangulo, baka abutin po yan ng 1,000,000. Tapos, syempre, kayo namang mga magsasaka, parang napaka-ungrateful nyo naman kung hindi nyo pa susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mga tulong na ito. Hindi po kayo sinusumbatan ni Pangulong Bongbong Marcos, at ganun din naman, hindi ko naman kayo sinusumbatan. Pero hinihingi po sana namin na sa kabila ng, ay nasa pagtulong na ito ng ating gobyerno, ay matumbasan nyo po ito ng suporta para sa kasalukuyang administrasyon. At isingit natin, ano? Kasi kung 600,000 families yan, o 600,000 beneficiaries, sa isang miyembro ng pamilya, dalawa, pinakamababa, mag-asawa. O di antemano, 1.2 million yan. May mga pabahay pa pong ipinamahagi si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ay nasa kulang-kulang 2 milyong pabahay na po yan. Parang 4 million din yon. Kaya kung titingnan natin, mga tol, talagang dumadami po tayo ngayon. Bagamat hindi lang masyadong nagiging maingay, pero alam ko
na sa kabila ng katahimikan po na ito ng ating mga kababayang Pilipino, eh, suportado po nila si Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, majority po ng ating mga kababayang Pilipino ay sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. At napakarami pa pong mga magagandang ginagawa ng ating administrasyon. Isingit ko na rin. Alam po ba ninyo na ayon po sa ating Philippine Statistics Authority, eh, patuloy pong bumaba ang inflation rate sa ating bansa at yung ating unemployment rate patuloy pong bumaba. Katumbas po niyan ang pagtaas patuloy ng mga may trabaho o hanap buhay ng mga kababayan po nating Pilipino. At ang ating ekonomiya in general ay patuloy pong pumapahimpapawid. Ano, pataas ng pataas ang ating economic growth. Kaya lahat yan po ay dahil sa kagalingan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa tulong na rin ng kanyang mga gabinete. Tuloy po natin ang pakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lahat ng lupang saklaw ng CARP bago matapos ang aking termino. Kaya natutuwa ko na masigasig ang DAR sa pamimigay ng mga titulo. Patunay sa sipag ng DAR ay ang mahigit na 90,000 na titulo na naipamahagi noong 2023, nakaraang na taon, ng pas ng 40,000 sa target na 50,000 sana lang na titulo. Umaasa ko na dadami o dodoble pa at sa taon na 2024. Ang mahigit na 2,000 titulo na ipapamahagi natin ngayon dito sa Davao ay magandang simula at simula lamang para sa 2024. Ang pamimigay ng titulo sa ating mga magsasaka ay unang hakbang lamang sa pagkamit ng kanilang kalayaan sa kahirapan. Ang kalayaan sa gutom at kahirapan ng magsasaka at ang pagsisiguro ng sapat na pagkain para sa bawat Pilipino ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pagpapamahagi ng titulo o lupa lamang. Kaya naman, eh sinasabi ko na dapat gawing totoo ang kasama sa Agrarian Reform Act. Ang Agrarian Reform Act po ay hindi lamang nagbibigay ng titulo ng lupa. Patuloy ang suporta pagkatapos dahil nga kung wala namang suporta ang ating mga magsasaka kahit na may hawak na titulo, eh hindi kayang magsakayan. Kaya yung access sa mga processing machines, sa mga yung ginawa ng land bank na ginawang mas streamline yung access to credit para mas madaling magpautang at kaya naman ng magsasakang bayaran. Kaya naman, inubuhos ngayon ng pamahalaan ang mga serbisyo at ayudang kailangan ng mga magsasaka. Ilan sa mga ito ang mga libreng pula, abono at mga kalabitan ng pangsaka. Kailangan din ng mga karamihan. Yan yung sinasabi natin na hindi po natatapos doon po sa pamamahagi ng lupa ang dapat maging tulong ng ating gobyerno. Kasi sa mga nakalipas na administrasyon, although meron kasing batas, particular sa agrarian, eh pagkatapos maibigay yung lupa doon sa mga magsasaka, wala na, pinabayaan na. Kaya ang nangyayari tuloy, nagkabaon-baon sa pagkakautang itong ating mga kababayang magsasaka. Pero dahil po alam na ng ating Pangulo ang kasaysayan at ayaw niya na po maulit ang pagkakamali na yan, eh bukod sa meron na silang lupa, meron pa pong tulong ng mga binanggit po kanina ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagang infrastruktura, kaya naman nagpapagawa rin tayo ng mga bodega at kalsadang malalapit sa sakahan sa pamilihan. Para hindi kayo nahihirapan dalhin ang inyong ani ay mula sa pinagsasakahan ninyo hanggang doon sa palengke para mababa pati ang presyo, mas malaki ang kikitain ng ating magsasaka. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na magtulungan at sa pagtatanguyod ng kapakanan ng ating mga magsasaka. Tulungan natin silang makaahon sa kahirapan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan mula sa pag-aararo, pagtatanim, pag-aani hanggang sa pagbebenta sa merkado. Sama-sama at kapit-bisig po tayo sa pagpapayabong ng agrikultura ng bansa
sa pagkamit ng mas masaganang bukas para sa ating lahat, para sa lahat ng Pilipinas. Sa aking mga minamahal na Dabawenyo, daghang salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at sa ating pagsulong tungo sa bagong Pilipinas. Yan, napakinggan po ninyo ha, yung isang bahagi ng talumpati ng ating Pangulo. At ito naman po yung naging talumpati niya doon naman po sa inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project. Muli po natin tunghayan ang mga sinambit po dito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. DNR Secretary Maritone, well, I'm the only one who calls you Maritone. Tony Loizaga, the Abortis Equity Ventures Incorporated President and CEO, Sabine Abortis, Davao City Water District Chairperson Eduardo Mangayan, the officials and employees of the Apo Agua Infrastructura Incorporated. Congratulations, by the way, for this amazing project that you have put together. I do not think. I'm glad that we had the opportunity to fly around and to have Sabine with me explaining exactly what are the facilities that you had to put in place and what were the, he talked about obstacles that you had to overcome. And it is the scale. May singit ko lang, biruin nyo, ano? Davao City to, supposedly. Mayor ng Davao ang isa sa makakasama dyan ng Pangulo. Pero dahil nga bastos itong mayor ng Davao, eh siguro nararapat na lang na wag na talaga siyang dumalo diyan. After all, ipinanawagan niya na si Pangulong Bongbong Marcos ay magbitiw bilang pangulo. Capabilities is really very very impressive. My fellow workers in government, we have some members of the cabinet who have joined me for the several events that we are doing here today. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I am delighted to join you today to inaugurate this Davao City Bulk Water Supply Project. It is not just about supplying Davao City with bulk water. It is also about ensuring that its people are provided with clean water and to improve their quality of life. Now, the facility has been delivering 300 million liters of water per day to over 1 million households in Davao City. The Davao City Water Supply Project is also a concrete step for us to lessen our reliance on limited groundwater by tapping the Tamugan River as a sustainable water source. This is very important. As we have changed the policy, and we are now starting to feel the effects of what we have been doing in the past, that is digging well. To simplify, ito pong naging talumpati ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay meron na talagang paghahanda para po sa pangangailangan sa tubig ng ating mga kababayan po diyan po sa Davao City. At sa isang dako naman ng kanyang activities na pinuntahan, mas maganda po kasi ito eh. Dahil tinitingnan po ng ating Pangulo ang hindi po natupad, perhaps hindi po na ipagpatuloy na pangako sa panahon ng Duterte administration. Ito po yung maayos na transportasyon diyan po sa City of Davao. Kaya sa naging talumpati po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kahapon sa 125th anibersaryo ng Department of Transportation at sa ceremonial signing ng civil works contracts, binanggit po ng ating Pangulo o inatasan po ng ating Pangulo ang ating Department of Transportation and Department of Finance na humana po ng paraan para po maipagpatuloy ang proyekto ng infrastruktura o transportasyon diyan po sa Mindanao. Ito po yung pagkakaroon ng trend. Anyway, pakinggan po natin ang partikular na mensahe ng ating Pangulo kahapon diyan po sa Davao Region. Maraming salamat sa quietly sitting here on the end is okay, forward natin. We have come because we have gone to several, we have made several stops. The first of which was the
Apo Agua, the big water purification project that we just inaugurated, and that is another very important development for Davao and the city in particular and Davao in general. And the reason we brought we asked the cabinet secretaries to join us is because this exemplifies the approach that we have taken to the challenges that we face and the initiatives that we would like to pursue, in that we are using what we have referred to as a whole of government approach. Because even a project that is very specific to the DOTR nonetheless requires support from many of the other agencies of government. And it is only this way that we are able to maximize the effect that people will feel when it comes to the ground level. Of course, very much as a partner also of that are our private sector partners, because we now have put front and center, together with the government, the private sector as being a necessary part of the development of the Philippines in the different sectors that we are hoping to improve. My fellow workers in government, all the distinguished guests here today, ladies and gentlemen, good afternoon. Today we launch a project that will not only move people and hardworking people around with ease, but to transport their progressive city to a modern future with certainty. The words that describe this project, safe, reliable, and efficient, are in fact the same traits all Filipinos aspire to see in the communities that they live in. This project is more than bringing people and their products to their destinations safe and sound. It should be rightly viewed as a major vehicle that will bring us to a better tomorrow. This is more than just a ceremonial signing for the civil works of contracts for the Davao Public Transport Modernization Project, or the DPTMP. It is a strong reaffirmation of our commitment to develop the Davao region. It is a demonstration of our resolve to deliver what people in all regions deserve. Napakinggan po ninyo yan, mga taga-Davao, taga-Mindanao. Committed po ang Marcos administration para tulungan po kayo. Kaya sana sa kabila po ng mga paninira ng ilang individual dyan po sa inyong region, mas tingnan po ninyo ang ginagawa po ng kasalukuyang gobyerno. Hindi po kayo pinababayaan ng Marcos administration. Taliwas po iyan sa mga paninira na ginagawa po ng mga pinapanood ninyo at ng mga pinapakinggan po ninyo. A mass transportation system that can move commuters and commerce efficiently. There is no better place than this city to renew the pledge that there is no better time than today, the 125th anniversary of the founding of the Department of Transportation. The DOTR has a proud heritage, being gifted with the DNA to stand at the forefront of development, to surge forward to frontiers of innovation. In 1899, the first DOTR secretary, Maximo Paterno, rode a train to the inauguration of the first Philippine Republic in Malolos, Bulacan, on the same carriages that ferried our heroes to their places of honor. Those trains were the official carriers of the revolution. The railways we are building today are inspired by the same vision that they held, that a mass transport system is essential to propelling our nation to progress. For the past 1.25 centuries, the DOTR has built a network which has linked our islands, has eased mobility, democratized travel, fostered prosperity, and connected our people with stronger ties. In an archipelago of 7,000 plus islands and many diverse cultures, the DOTR supplied the adhesive towards national unity. The DPTMP is envisioned in the same mold of breaking barriers, enhancing accessibility, and boosting productivity. The DPTMP will field 400 articulated battery electric buses and more than 500 diesel buses with 29 interconnected routes around the locality. So once completed, this is certainly, as they call it, a game changer.
This project will become the template for public transport systems in other cities in our country. As a mass transport system, this people mover will provide faster, more comfortable commutes, whilst this decongesting streets filled with private vehicles and improved road traffic. As an affordable and clean mode of transport, it will neither burn a hole in the pockets of our people, nor a bigger one in our ozone layer. As a catalyst for lifestyle change, it shows by example that there are feasible alternatives to commuting by private vehicles, that these can be left behind at home without having to be late for work, for school, or for whatever you need to do around and about the places that you live. This is not a project of the DOTR alone. Its success does not entirely hinge on the agency's own capacity. In whatever era, great undertakings like these are never solo performances. To succeed, it requires the support of the local government, the informed consent of the people, and the backing of parties who will help us bankroll this dream. As to the first, I would like to express my deepest appreciation to our local leaders for fully backing this project. Dagang salamat. As a matter of fact, this project was first envisioned in the time when it was under the auspices of Mayor Sara Duterte. As to the second, let me assure you that we treat people as joint venture partners, actively soliciting as much of their opinion and their views as possible to accommodate their sentiments into this and every other project. Our call for equitability and inclusivity covers those who will be temporarily inconvenienced by the project. On that note, we assure you that we will attend to the needs of those who will be affected during its construction. As to the third, I would like to express our gratitude to the people of the Asian Development Bank for believing in investing in our vision. Maraming salamat po. And I must point out that this is not the only large-scale project that we are undertaking together with the assistance from the ADB and from other financing institutions that have come to help the Philippines. So their support will be repaid with work that does not scrimp on the budget, nor cut corners on workmanship, nor block feedback, nor disregard deadlines. My instructions concerning projects across the board all over the country are very clear. Deliver on time, on spec, and on budget. There is another instruction to all agencies that I need to have fully complied with, of which the recent flooding in Mindanao has emphatically shown. The infrastructure we are building must not only wipe out the arrears of the past, but must respond to the needs of the present and anticipate circumstances in the future. We must build while bearing in mind the worst the future will bring, of the earth getting hotter, getting wetter, and not on outdated assumptions that no longer apply. We cannot build climate-resistant infrastructure for our children based on the rainfall and temperature records during our parents' time. The same sensitivity to emerging trends and best practices should define our pivot to commuter and commuter-friendly transit systems. And that is why I'm ordering the Secretary of Transportation, the Secretary of Finance, to work in tandem to explore financing sources for the 103-kilometer Tagum-Davao-Digos Railway. Okay. Napakinggan po ninyo ha, inatasan ng ating Pangulo ang Secretary of Finance and Transportation na humanap ng paraan para po maipagpatuloy yung pong Tagum-Davao-Digos Railway Project, 100 plus kilometers. Kaya sana sa lalong madaling panahon, maisakatuparan po yan dahil para po iyan sa inyong mga kababayan namin diyan po sa Mindanao. Maraming salamat sa inyo mga tol.